Good morning sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayong umaga dito sa Moving Life Forward. This is powered by Life OTG, where we want you to plug in, sink in, and stay in. Nandito na tayo ngayon sa part ng ating umaga that we will do our hashtag Devo Share, kung saan hihimay-himayin natin yung word ni Lord for us today, ngayong araw na to. And our reading for today ay matatagpuan sa Leviticus 26 and Leviticus 27 at saka sa Revelations 4. Para sa mga first time lang na nakasama natin, we are following yung blended reading guide from YouVersion. This is a one-year through the Bible reading guide. At sinusundan natin to kasi meron siyang Old and New Testament na pwede natin mabasa. And for today, ang ating reading ay Leviticus 26 and 27. At kukunin ko yung ating devotion today from the book of Leviticus. Wala siya dito sa Pinoy version kasi New Testament lang nandito. But I will be reading sa Ang Salita ng Diyos na version ng Bible na matatagpuan nyo sa YouVersion. Especially kung wala kayong physical na Bible, you can download maraming version ng Bible sa YouVersion, iba't ibang version. At for today, ang babasahin ko is from the Ang Salita ng Diyos version. Okay, so I will read from verse 1 hanggang verse 12. Ang sabi dito, huwag kayong gagawa ng mga diyos-diyosan katulad ng mga inukit na imahin, mga alaalang bato, o batong may larawan para sambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin niyo ang pinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga at igalang niyo ang lugar na pinagsasambahan niyo sa akin. Ako ang Panginoon. Verse 3 ang sabi, kung susundin niyo ang aking mga tuntunin at mga utos, pauulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon para umani ng sagana ang lupain niyo at mamunga ng marami ang mga punong kahoy. Kaya gigiik kayo ng mga butil hanggang sa panahon ng pamimitas ng ubas, at pamimitas naman ng ubas ay magpapatuloy hanggang sa panahon ng paghahasik. Kaya magiging sagana kayo sa inyong pagkain at mamumuhay kayong payapa sa inyong lupain. Sa verse 12, ang sabi dito, let's jump to verse 12, 11 and 12. Ang sabi, maninirahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ulitin ko ha, ang sabi sa verse 11, maninirahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y magiging kasama ninyo at patuloy akong magiging Diyos niyo at patuloy kayong magiging mga mamamayan ko. Ang title ng devotion for today ay entitled it, Paanyaya. Because I believe this is sakto sa pangangailangan mo at pangangailangan ko ngayong mga panahon na ito because of the things na pinagdadaanan natin. Kahapon pinag-usapan natin yung idea that maybe itong COVID na to is a chance for the earth na mamahinga. Kasi kung ang lupa sa Diyos mahalaga at pinagpapahinga, sa Leviticus makikita natin na yung earth itself, gusto ni God na every seventh year, kailangan pagpapahingahin yung lupa. Ang tawag doon is the year of Jubilee. Merong panahon na kailangan pagpahingahin ng lupa. Ano pa kaya ikaw at ako tayo na mga anak ng Diyos na tinubos ng kanyang anak na si Kristo sa krus? At hindi lang ordinaryo ang pagtubos ng sa atin, namatay mismo yung anak ng Diyos at dumanak ang dugo sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating kasalanan. Kung ang lupa pinagpapahinga, ano pa kaya ikaw at ako? So ngayong umagang ito, gusto kong tingnan natin. Kasi yung buong Leviticus 26, kung babasahin nyo, it's full of the blessings ni Lord. It's full of promises na pwede nating makamtan. And some of the promises na banggit ko kanina, ang sabi doon, yung harvest daw, sobrang dami, nag-harvest ka na o nagtatanim ka na, yung iyong hinarvest the year prior to that ay
enough pa, sobra pang dami. So meron pa mga sinabi dyan na maraming items of blessings sa Panginoon. Ngayon, sa verse, sa chapter 26 din, hindi lang yung mga blessings ang meron dyan or mga pagpapala, but nakalista din dyan yung mga sumpa. But gusto ko mag-zero in dun sa verse 11 and 12. Ang sabi ng Lord, maninirahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. In this time and in this season, enhanced community quarantine. Some of us, naka-extended enhanced community quarantine kasi sobrang pinahaba hanggang sa end of the month. Malamang naisip natin, nako, kulang na, hindi na sapat yung mga bagay-bagay. Ang pangako ng Lord is, maninirahan siyang kasama natin. So hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, hindi ko alam kung what you're going through right now, but one of the promises ni Lord is rest. Rest in Him. Mahinga ka sa piling niya. Sabi niya dito, ako'y magiging kasama niyo at patuloy akong magiging Diyos niyo at patuloy kayong magiging mga mamamayan ko. This is the promise of God for us. If we obey Him, He will live with us and He will dwell with us. At ano pa nga ba ang kakulangan? Ano pa nga ba ang mas hihigit pa sa presensya ng Panginoon? If God's presence is with us, sabi nga ng Biblia, greater is He that is in us than He that is in the world. Ano pa ba ang laki ng problema kung ang Diyos mismo na lumikha ng lahat ng bagay ay kasama mo? Ano pa ba ang kakulangan kung ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay ay kasama mo? So ngayong umagang ito, gusto kong tanungin, tatanggapin mo ba yung paanyaya ng Diyos sa iyo? Kasi this is an invitation. God is inviting you and me to find rest in Him. God wants you to understand na sa piling niya, lahat ng mga questions mo, lahat ng mga doubts mo, lahat ng mga alinlangan mo can find its rest. Kaya nga ang sabi ng Bible, be still and know that I am God. So I don't know kung ano ang pinagdaraanan nyo ngayon. Of course, nakikita natin sa balita, some of us talagang kulang na at may kakulangan na. But what we really need right now is the presence of God. Ang kailangan natin ng presensya ng Panginoon na kayang tugunan lahat ng ating pangangailangan. My prayer is that matagpuan mo ang rest that comes with God. Matagpuan mo yung time of refreshing that comes with the presence of the Lord. Naway, tanggapin mo ang alok ng kapahingahan na sa Kanya ay nagmumula. Naway, makita mo ang biyaya ng pagkakataon na to at sa pamamagitan ng pagtanggap ng paanyaya na manatili at manahan sa presensya ng Diyos, malaman mo na lahat ng iyong kailangan ay pwede niyang tugunan. Now, I want you to think about that. This is an invitation. Hindi ito, hindi ito suggestion. God is inviting you and me. He's inviting us to be with Him this time and this moment. Paulit-ulit ko sinasabi, one of my favorite, nagiging favorite verse ko na to sa Hebrews 13:5. Ang sabi doon, I will never leave you nor forsake you. Ayaw kang iwanan ng Panginoon. Ang tanong, gugustuhin mo bang makasama ang presensya ng Panginoon? Kasi sa storya ng mga Israelita, they failed to obey the Lord. They failed to follow His instruction. They failed yung simpleng paanyaya ng Panginoon. Ayaw nilang gawin because of so many cares that they have. Sana hindi yun ang maging estado natin ngayong panahon na ito. Because what we really need, I do believe what we really need is God in our lives. God in our homes. Can you imagine kung ang presensya ng Panginoon ay nasa iyong tahanan? Makakapasok ba ang COVID sa iyong tahanan? Kung ang presensya ng Panginoon ay nasa iyong puso, may alinlangan ba at pangamba na nasa iyong puso? Ang sabi nga ng maraming tao, hindi ka mamamatay, ang sabi ng siyensya, hindi ka mamamatay kung hindi ka kakain ng 40 days. Kasi meron pa rin naman tayong capacity to eat as of the moment. Pero pwede kang mamatay sa stress. Pwede mong ikamatay yung kakaalala sa lahat ng bagay. Pwede kang magkaroon ng sakit because of this stress. Can you imagine God is giving us enough time to sleep? God wants you to sleep and be at peace in His presence. Alam niyo, mayroong mga science findings na sinasabi, pag ikaw ay nakakakuha ng 8 hours of sleep, the body itself regenerates.
pwede nyo i-search yan, the effects and the benefits of sleep. Kasi sometimes sa sobrang busy natin, hindi na tayo nagkakaroon ng chance na mamahinga. And I believe this season is a time that God wants us to rest. This is a Sabbath, hindi lang para sa lupa, but a Sabbath for you and me. Can you imagine si Jesus Christ, ay si God mismo, nung nilikha niya ang buong sanlibutan, on the seventh day he rested. Kaya ang sabi niya, and God blessed the seventh day and rested. At ang sabi niya sa kanyang mga tao, that you rest. Ang dami niyang tinakda. If you read Leviticus, if you study Leviticus, ang daming moment that God says, huwag kang gumawa ng trabaho. Mamahinga ka. You rest. Magpahinga tayo. Maybe this is the time that we rest in the promises of God. We rest physically, mentally, emotionally. Magkaroon tayo ng pause moment. Kung sa Psalms, maraming moments. Sabi ko kahapon, 71 times na mention sa Psalms, Selah. Parang huminga ka muna. Maybe this is the time that God wants us to rest. Maybe this is the time na pwede mong panghawakan yung mga pangako ng Panginoon. Again, sabi ng science, hindi ka mamamatay. You can actually go on fasting for 40 days and you can still live. Actually, ang ganda nga niyan, pag nagpa-fasting ka, naburburn yung fats mo, yung mga toxins na kinain mo, yung naipon sa katawan mo, nasusunog. And maybe this is the time that we rejuvenate and revitalize ourselves. Magkaroon tayo ng restart sa presence ng Panginoon. So again, sa aking pagtatapos, God is inviting you and me. God is inviting us to be at peace and have rest in Him. This is the paanyaya ng Panginoon sa iyo. Ang tanong, tatanggapin mo ba ang alok ng Panginoon sa iyo? Again, my prayer is this. Naway makita mo ang biyaya ng pagkakataon na to sa pamamagitan ng pagtanggap ng paanyaya na manatili at manahan sa kanyang presensya, malaman mo na ikaw, ako at tayo ay mahalaga. So yan po yung ating devotion for today. Again, this is hashtag DevoShare. Ang ating title for today is Paanyaya. But my challenge for you and for me and for everybody here, either nanonood ka sa ating live telecast or nanonood ka sa ating replay telecast sa Facebook page natin or on our YouTube page, God wants you to rest. So why not chill, relax, and rest in the presence of the Lord and be still and know that He is God. Kasi ang pangako niya, I want to be with you. I want to live among you. May that be the peace that gives you peace in your heart and in your mind and peace that transcends all understanding. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Again, this is Moving Life Forward where you can stay in, plug in, and sink in. God bless you guys and good morning.